Hi guys, this is Mai and welcome to My Goodness. Hi guys! We're back! Magbe-bake na naman tayo ng isang muffin. Kasi nakita ko to sa SNR and then nagkaroon ako ng idea. Ito ang tinatawag na Ube Macapuno Muffins. It's really good. So gagawin na natin ngayon and I hope mag-enjoy kayo. And also guys, pwede na kayo mag-join sa My Goodness. Just click join on my YouTube channel and you'll have some perks na makukuha nyo once you join in. So check it out, guys! Okay, so umpisa na natin ang ating Ube Macapuno Muffins. Very easy. Okay, so let's start. I-weigh ko yung aking mga ingredients. I'm using a weighing scale. Para kasi sa akin, mas madali siya. Okay, so unahin natin yung ating mga wet ingredients. Using brown sugar. Okay, 170 grams and our vegetable oil, mga 60 grams lang. And then yung ating eggs. Okay, so sigurado naman ako na fresh yung eggs ko, kaya kinakrack ko na siya immediately dito sa bowl. Pero pag hindi kayo sure guys, ikrack nyo muna sa isang bowl. Then mix ko muna. For one egg, and then the other one. Dito na tayo maglalagay guys ng ating ube flavoring. And then pwede pa naman tayo mag-add later on. So, ayan na yung color niya. Bango ang may ube. Okay, then magme-measure na tayo ng ating mga dry ingredients. Okay, ilalagay nyo lang sa zero yung weighing scale. So, we're using all-purpose flour. Yan, 250 grams na. Then yung ating baking powder. Yan, sakto. 12 grams. Baking soda. Ito kailangan talagang sinasala. Nagbubuo yan. Para hindi nyo nakikita na may puti-puti dun sa muffins nyo. Kasi kitang-kita yan, guys. Then, yung ating salt. 1/2 teaspoon lang naman ito. Ayan. Then, mix muna natin. Magdadagdag ako dito ng color. Kasi makikita nyo yan. Medyo parang pupush siya. So, gusto ko medyo darker pa ng konti. Additional 1 teaspoon more. So, usually kasi sa mga recipes ko, parating 2 teaspoons pagdating sa ating mga flavoring or ube. And then, we'll add yung ating milk. So, I'm going to use evaporated milk para mas malasa. Nag-weigh ulit ako. Sakto na. So, lahat grams ang gamit natin, guys. Mix lang natin.
Alright, so ganun lang kadali. Huwag nyo i-overmix guys ha. Kasi magiging parang cupcake na yan. Alright, set aside lang natin and then maglalagay na tayo ng muffin liners. And syempre gagamit tayo ng makapuno. Ayan. So nabibili lang sa grocery. Mag-scoop muna ako. One scoop. Okay, and then, guys, pwede kayong maglagay ng ube dito sa gitna. Pero ako ilalagay ko ay makapuno. Sa gitna. Ayan. Yummy. Mga 1 tablespoons lang. So, yung makapuno at saka yung ube pag pinaghalo mo, masarap talaga siya. Pag ganito na yung ginagawa nyo guys, magpipreheat na kayo ng oven to 180 degrees Celsius. So, para sigurado, preheat nyo ng 15 minutes. And so, nakikita nyo ba guys? Yan. Tapos lalagyan natin ng another scoop to cover it. And then, nalagyan ko pa. Pagdalan pa natin. Hanggang sa umabot siya dun sa aking target. Sarap nito guys. Yung butter pa nga lang, pag tinitikman ko, sarap eh. Kailangan huwag nyo masyadong punuin hanggang dito sa liner kasi aapaw pa yan eh. Then, lalagyan natin sa ibabaw ulit ng makapuno. Kaya sa akin, sakto lang talaga to sa 7 muffins. Kasi yung lagayan ko. Pero kung gagamit kayo ng cupcake liner, which is yung mga 3 ounce, mas marami kayong magagawa. Okay, so this is ready for the oven. Bake na natin. Okay, so ito na guys yung ating Ube Macapuno Muffins. Ayan, so butyog na butyog yung aking mga muffins. Sabihin nyo mo nag-uumapaw. Medyo napalamig na natin ng konti. But make sure, bago nyo ito hanguin sa oven, mag-stick test kayo. Okay? Para siguradong luto yung inyong muffins sa loob. Kasi makapal ito. So stick test is meaning I have a cake tester here. Tutusukin ko lang sa gitna. Pag wala nang dumikit na butter, luto na yun. Yung pinakagitna sa inyong baking pan ang itetest nyo. And of course, makakapanyo kung firm na. Napaka-cute! Ang sarap niyong tingnan. Ayan yung kanyang makapuno. This is... bango din. Okay. So, pwede rin guys, makagawa kayo ng 8 muffins dito. Kasi sa akin, punong-puno eh. Oh. Alos umapaw na. And then, pag malamig na, pwede na nating ilipat sa ating serving plate. Kung saan nyo ilalagay yung store yung inyong muffins. So, ganyan. But make sure na ilalagay nyo siya sa wire rack or sa cooling rack para lumamig. Okay, para hindi ma-overcook. Kasi mainit pa yan sa loob, so nagluluto pa yan. So, ito na. Para siyang puto. Ay, hindi. Para siyang bibingka, guys. Para siyang bibingka, no? Okay. Yum. Tikman na natin. Ito.
Ayan. Ayan. So guys, makikita niyo may makapuno sa loob. Ayan. So hindi naman siya sunog. So this was baked, by the way, for 40 minutes. So depende sa dami ng niluluto nyo. Pwedeng 30 minutes lang kung mas konti. Nag-green yung ano, yung makapuno sa ilalim. Hmm. Guys, ang muffin ay iba sa cupcake. Okay, ang cupcake mas pino. Hindi ganito ang texture na parang airy. Maraming holes. Ang cupcake ay parang mini cake ang texture dapat. So ang muffins mas fluffy, mas lightweight, pero hindi siya ganun ka kinis. Okay? Ang sarap nung ano, nung may taste na makapuno tapos yung nalalasa may ube. Type ko. Hindi siya matamis, guys. Kung gusto niyo mas damihan pa yung makapuno, mas masarap. Have a great day, everyone. Enjoy your Ube Macapuno Muffins.